going to be, somewhere along the road, we'll find out na meron din tayong weaknesses. It could be as common as the fear of heights or yung medyo weird as in fear of a peanut butter clinging to the top of your mouth. Wala ko niyan, Mars. Mula sa simpleng takot, did you know that little things like that can turn into a phobia? Para sabihin kung paano makakataas sa mga phobias, makasama natin sa ating Mars Sharing Group, si Dr. May Uwinko of Psikologiko Servicio de San Jose. Hi, Dr. May. Welcome. Hello. Good evening. Ayan. Unang-una, ano po ba ang phobia and what separates it from a normal fear? Right. Being afraid of something is normal, but the moment that it starts to interfere with our daily araw-araw nating gawain, phobia na po 'yon. Yeah, when it interferes with your social activities, your performance at work, and mm-hmm. when sometimes you can no longer sleep, no? Kayo guys, meron ba kayong fears that you think are actual phobias? You know, it's actually weird because we were talking about peanut butter. I really, really don't like cupcakes and muffins. To a point, when I see it, I get grossed. So, may phobia ka sa cupcakes? I don't know. It looks cupcakes, weird. Cupcakes are the happiest. Yeah, they're little like, things. On my birthday, people tease me. They bring cupcakes. Like, and they listen to me. I just go like, I don't want to see it. Yeah. But I don't know why. It's weird. So cute. I think si Doc may meron na siyang bago. Do you consider that a phobia? I don't think it's a phobia. Does it it's just meet like, the criteria of, does it fall under phobia? Well, it does. Does it affect you? Are you able to sleep? Mm-hmm. Does it affect your performance? Are you able to sleep after you see a cupcake? Does it, I can sleep, pero it, I think affects my social life to an extent. Oo nga, Mars. Kasi mga dessert yun, laging cupcake. Oh, yeah. What about you, Chuck? Na-amaze ako dun sa kwento ni... The one I recognize, fear of heights is always right, yeah, right. Yes. Normal. But I always have this fear of losing my teeth. But that's usually ano, panaginip. Yeah. That's one thing. Because I get that siguro mga 5 to 10 times in a na month. Na napanaginipan mo. Sa dream. Mm-hmm. Sa dream. Oh, but then, on my waking hours, I still think of it. Parang sumasakay ako ng kotse. Pag nabangga to, gaganon yun. Tapos naiisip ko siya, tapos gaganon ako. So, like, minsan biglang preno yung sinasakyan ko. Gaganon ako. Okay, what do you think? For me, no, I don't consider it falling under phobia. It's more of a panic attack because you do experience it on a regular. Yeah, what could bring but about you alone, like you that? Alone can tell for yourself what could be behind it. Do you think that there's something behind it in the past? Something that might have happened to you? Like you when can you were relate young, to that? Did you lose any of your teeth when you fell? When I was in grade 4, may tumulak sa akin and shattered my teeth. Mm-hmm. That's where it is. That's the longest 4 seconds of my life. Yung falling, parang nakikita mo yung floor. No? Nakikita mo yung floor, parang sobrang tagal. That's terrible. Parang hinaga ko sa likod. Hinaga ko sa likod, so dinambahan niya ako. And then, we're falling together. So, una yung teeth. So, I guess, yun, you know, parang may conflict na hindi resolved that you want to resolve, no? But that's so weird. Is that something you would suggest, Doc, that he find this person and probably... If you have done all the means that you could, no? To be able to overcome that, then that's the time you can get... Pero as much as possible, Chuck, try mo din siguro na gawin sa sarili mo, Mars. Kasi what if you don't find him? Diba? Kasi lahat naman tayo may phobia. When I'm outside, parang lagi akong worst case scenario. That might have been brought about by that singular experience mo nung bata. Oo, na parang feeling mo, kahit na nananahimik ako, pwedeng may mangyaring masama sa akin. Kailangan natin i-process niya, It's really something that you have to work on in your mind. No? It's a cognitive behavior approach. So better nga to see a specialist. I don't think... What can he do? Like exercises to help? I see you highly functional. It isn't bothering you, no? So if it's not, then it's something that you have to do self-talk, no? And ask yourself, challenge yourself. Think positive why, today. No? Everything will go really well today. Mga ganyan, mga mantra mo. Pero yung mga valid na phobia, like yung fear of heights, how do I deal with it? Right. Yung mga fear of heights na yan, you go through
constant exposure. Yeah, constant flooding. There is a technique they call systematic desensitization, where you are exposed to the object of your fear. I cannot do that. Okay. So everyday ko mas jumping. Step by step naman yan eh. Step by so step. So kung gano'n lang hindi mo immediately jump into so that. So isang ipis muna. Ka, diba? Tapos second day, 2-3 ipis na gano'n. Mars, parang hindi ko kaya. Parang kinikilabutan ako. Ikaw, ikaw ipis ka, Mars. Ipis siya siya eating it. Ay, malala to si Jimmy. Ayaw na ka, girl. Ayaw na cupcake. Pero ipis, okay. Ipis pa kakain mo. Okay lang, ipis. Malala, okay, malala si Jimmy. Hindi, cupcake. Ayaw, cupcake. Ang laga mo, Jimmy. Ipis, ipis. Ipis, Dok, ay. At dahil dyan, Jimmy. You know what, we sent you back to Korea. Like I that. I'm a vegetarian. Ang nga pala, vegetarian. Tapos, hindi ko siya kaya, Mars. Hindi ba insect? Nalito tuloy ako, Mars. Ikaw, Mars, anong butiki? Butiki talaga. As in, papumasok ko sa isang lugar, butiki. Ganun alam ko kung nasan sila, Mars. Alam mo, Mars, nung mga bata tayo, di ba sinasabi nung mga mami pag ano, where's the butiki? Where's the butiki? Hindi ko alam! Ganun! Baka ako, anong bata, hindi mo rin na process. Hindi, alam, nag-start yung fear ko of butiki. Kasi, Dok, akala ko never silang nahuhulog. Tapos, tiga, syempre, dahil may butiki, syempre, nunood-nunood sa kanila. Sekontari ng mga butiki, no, kapit na kapit. Mars, bumagsak! Tapos, ang malala pa dun, Dok, pag sa gabi, tapos nagmi-midnight snack kami ng mga kapatid ko, parang target nila ako. Lahat ng... hindi ako nag-joke, Mars! Kakain ako ng pandesal. Pandesal. Sila, yung mga kapatid ko mag-aabala ng iba. Pandesal, andun siya sa pandesal. So, syempre, nagsisisigaw ako sa gabi hanggang sa nasanay na yung magulang ko na kapag madaling araw at may sumigaw, butiki lang yun. Pero mas malala yung kasi ang butiki, bihira naman siya na ikilumig Mars, sa tao. Mars, hindi Mars! Nakikikain siya sa gabi, Mars! Ito nga lang yun, Mars. Mapatunayan ko yan. Di ba nakikikain sila sa gabi? Sa cereals, Mars, naramdaman ko din. Kinuha ko yung cereals. Sabi ko, parang may butiki ito. Sabi ko, pero hindi, wala. Pag yuko kong ganun, Mars, nag-eye to eye contact kami. Sabay tumalun siya, Mars! No way! Ganun! Walang mamatay, Mars! Mars, totoo. Kaya sabi ko, malalangit. Kasi diba? Never pa ako naka, ano, nang may binuksan, may butike. Ipis, meron. Pero butike, Mars, butike. Nakalabas na. O, pagkuha ko na nung Sears, meron pa sa loob. That's it. I give up. No more midnight snack for me. Grabe sila, target nila ako eh. Yung hangin na ito na. Ay, ngayon pa yung pinag-uusapan, pinapawisan nga ako do. Phobia nga ito. Yes, it is. Pero, oh my God, it's considered a phobia. Nakakatulog ako. Ka. Kasi ayaw mo nang kumain noong midnight snack. It became a phobia because it was a traumatic. Siyempre, mas malaking buto yun eh. Ako naman, Mars, yung ano, sa ipis usually pag ganyan, di ba? Yung gano'n din, sobrang takot ko sa ipis, tas lilipad siya diretso dito. Ang dami niya pwede mo na. Kanya-kanya na to, yung minsan nasa labas yata kami ng bahay, tapos may ipis din dun sa labas, naiiwan yung mga anak ko sa labas, Mars. Nangyari yan sa akin. Tapos sabi ni Paolo dun, paano pa iniwan mo kami? Sabi ko, mabuti nga, hindi ko pa kayo pinaglakan sa labas. Yung ganun yung kanya-kanya na tayo, parang ganun na yung tao. Nangyari yan sa akin naman si Nathan, parang nasa kubo kasi kami, tapos sabi niya, Mami, Mami. Sige ko, what's that? What's that? Sige ko, Nathan, you have to be brave, ha? You're nuts, a boy. Dapat mama, yun. Sige ko, it's just a flying, ano? It's so small. Don't be scared. Pag-zoom in ng mata ko, Mars, doko, yung mukha ko, Tapos lumabas talaga ako ng kubo. Tapos ilinginan talaga yung, Mami, kasi naiwan ko siya. Ay, some of the phobias we have are genetic. Some of them are parang namamana natin. Natin. We inherit them because kaya naman, the fears of our parents, they would wonder why nakakatakot without even asking. Right. Parang, like, sila yung lagi nilang kasama. Right. Sila yung lagi nilang kasama. We're not superhumans para ma-overcome agad ang mga takot natin. But the good news is that over time and with proper motivation plus treatment, we can lessen our worries and eventually get over our fears.